Hello po mga Papi TV, maligayang pagbabalik po sa ating channel at magandang araw po sa inyo lahat. Sa video na ito ay tatalakayin natin ang apat na vision ni Madam Rudy Baldwin at ito ay tungkol sa mga sumusunod. Ang unang vision ni Madam ay ang mga masasawing buhay sa isang lugar na ito sa Pilipinas. Ang pangalawang vision naman niya ay ang pitong lagip na dadanasin na isa pang lugar at ang bagsik ng apoy na sasapitin din ang isa pang lugar. Ang pangatlong vision naman niya ay ang dalawang bulkan na sasabog maliban sa bulkang Taal. At ang panguling vision niya ay kung paano makakapagbigay ng magandang vision si Madam sa atin. Pero bago po yan, ayos ko lamang po sabihin sa inyo na di po ako si Madam Rudy Baldwin. Ang page po ni Madam ay meron na po 3.1 billion plus of followers na po. At kagaya po ng parating niya sinasabi sa mga posts niya, ay mag-ingat lamang po tayong lahat sa mga fake page na naghihingi ng loan at kahit anumang halaga, kapalit na mga lotto numbers. At ang susunod na inyong mapapakinggan ay mangyayari pa lamang, pawang mga gabay at walang halong pananakot. Unang vision, January 31, 2021, Malabon Vision. Nakikita ko ang hit-and-run na pangyayari sa kasawian. Nasawi kung hindi ito agad maagapan, lalo na sa mga matatanda, gabayan nyo sa pagtawid. At sa lahat ng mga nagmamaneho, maging maingat lamang sa pagmamaneho dahil may isang guro din ako nakikita na nasagasaan. Huwag niyong hayaan ang mga anak niyo na tumawid sa kalsada na mag-isa ng aksidente ay maiwasan. Nakikita ko ang isang katawan ng tao na wala ng buhay na palutang-lutang sa tubig o ilog. Maging maingat lamang pag kayo ay nasa dagat man o ilog. At may dalawang sunog ako na nakikita na mangyayari pa lamang sa Malabon. At ang isa nito ay malaking sunog, lalo na sa lugar na kung saan may kainan at school. Lalo na sa mga driver, maging maingat sa pagmamaneho dahil may nakikita akong aksidente. Ngunit may ilang buhay na nawala. Disiplina lamang sa sarili sa pagmamaneho sa lahat ng mga driver upang lahat ng aking nakikita sa vision ko ay maiiwasan at hindi mangyayari. Lalo na sa mga tumatawid ng kalsada. Maging maingat ang lahat. At ipapaalala ko ulit, sa umpisa pa lamang sinabi ko na ang vision ko ay mga negatibong pangyayari. Napuso ko ito upang lahat ay makapag-ingat at makapaghanda. Huwag natin kalimutan na manalangin sa Diyos sa bawat araw ng buhay natin. Pangalawang vision, Cavite Silang Vision. Nakikita ko sa vision ko ang aksidente na mangyayari pa lamang sa Cavite Silang. Ngunit hindi lang isa ito, kundi pitong aksidente ay nakikita ko na mangyayari pa lamang. At may mga nasawi. Maging maingat lamang sa pagmamaneho upang ang aksidente ay maiwasan. Disiplina sa sarili ang kailangan sa pagmamaneho upang walang buhay na masayang. Imus Cavite Vision. May nakikita akong sunog na dalawa at malaki ang isang sunog. Hindi ito kalayuan sa pure gold at pamilihan o palengke. May bangko at may mga tricycle akong nakikita. At ang isang lugar ay may mga bigasan akong nakikita at pawn shop. May maingat lamang ang lahat sa mga bagay na magiging sanhi ng pinsala sa atin. Maging maingat lamang ang lahat at maging handa. Makakaranas ng mga lindol ang Cavite. Maging maingat at maging handa palagi. Huwag makalimot na manalangin.
Pangatlong vision, dalawang bulkan sa Pilipinas ang sasabog tulad ng sinabi ko sa rated K. Ngunit hindi ko nasinali ang bulkang Taal dito. Dalawang bulkan pa ang sasabog pa lamang maliban sa bulkang Taal. Manalangin sa Diyos na huwag na danasin natin ang lahat ng mga ito. Pangalawang prediksyon, may pagsabog daw ng dalawang bulkan sa Pilipinas. Meron pa tayong dalawang bulkino. Nakita ko sa bisyon ko na malinaw na malinaw na mag-eruption. Pang-apat na vision. Ang pang-apat na vision ni Madam ay ang pagpapaliwanag niya na di lang puro negative vision ang mga nakikita niya. Ayon sa isang video na in-upload ni Madam sa kanyang Facebook page, ay nag-interview siya ng isang tao na napaka-hopeless na at wala na talagang nakikitang pag-asa sa buhay nung dumating kay Madam. Napakadami na niya mga problema at pagsubok na dinadanas. At ang pagpunta kay Madam ang isa sa mga napili niyang solusyon. Pagkatapos niyang mabisyonan ni Madam ay pinakita sa kanya ang magagandang pangyayari pa sa kanyang career at sa love life ng tao. Kaya nabuhayan ito ng loob at syempre hindi kinalimutan ni Madam ang mapapaalala na tumawag sa Diyos at magdasal ang taimtim sa kanya na iadya tayo sa lahat ng kapahamakan at matumayan tayo sa ating mga pang-araw-araw na buhay. Kaya gaya ng mga sabi ni Madam, kapag pumunta tayo sa kanya para magpa-vision, ay hindi po mga negatibo ang mga nakikita niya. Ang mga negatibong visions ay para yun sa pangkalahatan. Kaya kung gusto niya magpa-vision kay Madam, ay meron po tayong video tungkol dun. Kaya kung paano siya makontak. Yun po ang visions ni Madam Rudy Balvin. Uulitin ko, hindi nag-post si Madam Rudy sa kanyang mga visions upang magbigay ng panig sa mga Pilipino, kundi magsilbi itong gabay nang sa ganon tayo ay makapaghanda sa kahit anumang sakuna na darating sa ating buhay. Nasa sa atin naman po iyon kung paano natin ito tatanggapin. Wala naman pong mawawala kung susundin natin. At kagaya nga ng sabi ni Madam Rudy, taimtim lang na panalangin sa Diyos at tawagin lang siya sa oras ng kagipitan at tsak, masosolusyonan ang lahat ng ating problema kasi walang imposible sa kanya. Hanggang dito na lang po ang ating video. Maraming salamat po sa panonood and please don't forget to like and subscribe. Mabuhay po kayo and God bless po.